Hello everyone! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Loy, ang inyong lingkod, and you're watching The Other Option. Alright, sa hapong ito, nandito po tayo sa bahay. At pasensya na ho, hindi tayo makapag-broadcast ng live dahil wala akong signal dito. Meron lamang akong 2 bars na signal sa Smart or sa Globe. Pero hindi po 4G, so hindi po tayo makapag-internet. So mahirap, pahirapan po ang pag-internet dito. So re-record na lang natin itong video na ito and then po-post natin mamaya. Alright, so ano bang gagawin natin ngayon? Kung natandaan nyo po, 5 days ago, nag-post ako ng short video patungkol sa 2022 model Suzuki Espresso. At yun po ay umani ng 1,600 viewers in 5 days time. So ibig sabihin po, marami po ang nagkagusto, marami po ang may interest kung ano ba itong Suzuki Espresso na ito. So today, gagawin po natin ng full review sa lahat-lahat, external at saka internal ng itong ating bagong Suzuki Espresso. Bago natin gawin yan, gusto ko lamang po batiin yung pinanggalingan itong ating Suzuki Espresso. Suzuki Auto Dumaguete. Ayan po. So, dun sa Suzuki Dumaguete Auto natin ito kinuha. And napakabait ho ng manager natin dyan. Mega loud shoutout po sa ating manager na si Ma'am Jaisa Magnisa. Salamat po ma'am sa malaking favor na binigay niyo po sa amin. At yung ating sales executive na si Sir Wilvin Ontong. Sir Wilvin, maraming salamat po. Pinagpili niyo pa kami galing sa kulay at kung anong model at saka yung tent, yung temperature ng tent, kung ano ba siya, light, medium or dark. Kayo po ang nag-advise sa amin at saka lahat-lahat na ng pag-process. Maraming salamat po, Sir Wilvin Ontong. So, mega loud shoutout po sa iyo, sir. Saludo po ako sa iyo sa kabaitan nyo. So, ayan po mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng mga viewers natin. Kung type nyo po itong bagong, ayan po, ayan. Yung bagong Suzuki natin. Huwag po kayong mag-atubiling pumunta doon sa Suzuki Dumaguete Auto. Mabait po yung manager natin dyan at saka yung sales executive natin na si Sir Wilvin Ontong. Ayan. So, sigurado asikasuhin kayo ng mabuti. Kahit saang lupalop man ng Pilipinas, pwede ko yung, kung type nyo ito, pwede po kayong pumunta doon. Pwede po kayong tumawag at saka yung contact number nila ilagay ko na lang sa baba sa description. So pwede niyo silang kontakin direct from Suzuki Auto Dumaguete. Yan. Tama. So ito po yung Suzuki Espresso natin, bagong Suzuki Espresso 2022 model. So kagaya nung una nating ginawa, paikutan muna natin ng video. Okay? Paikot lang muna natin, tingnan natin ang maigi, from harap hanggang likod. Ayan po. Okay. So, yun po yung full view sa labas ng ating bagong Suzuki Espresso. Ayan po, binuksan na po natin. Makikita na natin ang loob ng ating sa front ng ating Suzuki Espresso. Ayan po, dito muna tayo sa pintuan. Ayan. So itong pintuan natin, mayroon po ditong packet. Ayan po, dito pwede tayo maglagay ng magazines or anong babasahin natin. At saka ito, mayroon siyang slot ng para sa ating tumbler o kahit anong water bottle. Ayan po, may marka po. Ayan, so, ayan. So, pag nagbaon kayo ng tubig, kagaya ko, sa biyahe, hindi po kayo mauuhaw. Ayan. So, malinis lang ho dito. Ayan, dito, malinis lang. Wala ho tayong control dito. Yung lock lang muna, andito. Lock natin. Ayan. So, hindi po mailock.
dahil nandito doon po sa loob yung control. So ito yung latch natin para pagbukas. Okay, so papasok tayo. Pagtingin pa lang natin dito sa ano, sa manubela, ang ganda po. Ayan ang husay, no? Ayan. So ang ganda po ng hugis ng ating manubela. Ito po yung AC vent, vent ng aircon. Ayan po. Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ayan, dito sa dashboard natin. Okay, so makikita natin dashboard. Mayroon na po siyang LCD panel. Ayan, touchscreen po. Touchscreen po yung display natin. Alright, so may music na agad. Yung music natin po ay galing sa USB. Ayan o, dito yung USB port sa baba. At saka sa tabi ng USB port, meron po tayong 12 volts na pwedeng pagkuna ng kuryente. Pwede rin po yung cigarette lighter dito. At saka pwede rin po lagyan ng adapter para pang-charge ng cellphone. Ayan. So bukas makalawa, bila natin yan ng adapter. Ayan po, ito po USB port natin. So may nakasaksak na po na USB. Alright, so balik tayo dito sa panel. Ayan, dito sa touchscreen ito. So pag pumunta tayo sa main display natin, ayan po. So ito pala yung main display natin. Ayan, so pwede tayo mag-select ng radio. Ayan, pwede tayo sa radio, pwede USB, pwede rin tayo mag-Bluetooth. Ayan o, yung cellphone natin, i-Bluetooth na natin dito habang nagmamaniho. Ayan, so meron tayong monitor. Ayan po. Okay, so balik tayo sa house. Okay, so ito po yung button natin para ho sa window sa left. Ayan, auto, yung powered window po. Okay, pagbukas ng window. Ayan po. Ayan. So, press lang natin to pababa. Bababa yung window natin. Press natin pataas at magsira yung window natin. Ayan. So, nandito lahat ng control. Ito yung hazard natin. Ayan, nag-hazard na po siya. Okay. Tapos, ito yung sa kanan na window. Press natin pababa. Nagbubukas yung window natin. Okay, press natin pataas. Okay, nagsasara siya. Okay, so ito po yun. Volume control, volume pataas, bababa. Ayan po. Okay, so pag nasilawan po kayo, pag nagdra-drive kayo ng gabi at nasilawan kayo sa ilaw ng panel natin, pwede naman natin i-off. Ito po. Long press na lang yan, konti. Mga ilang 30 milliseconds lang, nag-off na yan. So, okay, on natin balik. Ayan. Alright, so meron tayong, balik tayo sa music, USB. Ayan po, tumunog na yung music natin. So dito po, nandito po yung sa dashboard natin. Ayan, napakaganda po yung dashboard. Alright, so tumakbo na po tayo ng 801 kilometers. Na test drive na po natin ito. Alright, napakaganda pong tumakbo. Okay. So, mamaya, bigyan ko kayo ng details sa takbo nito at saka top speed. Alright. So, ito yung control natin sa AC. Ayan po. Malakas na po yung aircon. Malamig na po. Kahit 1 lang. So, mayroon pa po siya hanggang 4. Super lakas na po. Ayan po. Okay. So, 1 lang tayo dahil super lamig. Ito yung control natin dito sa temperature. Okay. So, dito lang tayo sa pambungad ng blue. Kasi super lamig na po siya. Okay, so ano pa ba nandito sa loob? Ayan, 5-speed. Ito po, yun yung transmission natin. 5-speed manual transmission. Napakaganda po. Super hanep. Ayan, so, ito sa tabi. Nandito yung ating handbrakes. At saka yung seatbelt. Ayan po. Okay, so basically ito po yung dito sa loob. Ayan, then ito yung glove box natin. Ayan, so napakaganda. Ayan. So super spacious. Meron na siyang airbags. Ayan, airbags po ito.
So magka-airbag sa kayo, bakit may Shopee? Okay. So meron na po tayong airbags dito. Napakaganda po, bagong model talaga. Tapos ito rin, sa wheels natin, meron din tayong airbags. So iwas disgrasya o pag na... iwas gas-gaso tayo pag na-disgrasya. Okay. So ito yung controls natin dito sa wiper. Ayan, ayan o, yung wiper natin. At saka meron na tayong yung windshield washer. Ayan o. So, pipress lang natin pa. Ay. Anti-fog. Anti-fog. Okay. So, tapos ito yung lever ng signal lights natin. Ayan. So, pa-left, pa-right. So, ayan po. So, basically, ito po lahat dito sa loob. Ayan, super ganda po. At saka, spacious, di ba? Maluwag. Tapos, yung upuan natin, mahaba. Ayan. So, hindi po kayo na parang nalulunod pag umupo kayo dito. Napakaganda po. Ayan. Tapos, yung rear view mirror. Ayan. Nakalimutan natin to. Rear view mirror, yan. Tapos may light tayo sa baba, sa itaas. Yung ilaw natin sa itaas po, may delay ho yan. Pag sinara natin itong pinto, ayan, nagsasara din ang ilaw pero may delay. Yan. Okay, may delay. Pag binuksan nyo, may delay din. Ayan. So, ayan po yung features ng ilaw natin dito sa... sa cockpit. Cockpit ba yun? Parang aeroplano, no? Okay. Anyway. So, balik tayo sa likod. Lipat tayo sa likod. Ayan. So, sa likod din po, napaka-spacious naman. Pagtingnan nyo sa labas yung sasakyan natin, maliit. Pagdating nyo sa loob, ayan, napaka-spacious. Oh. Hindi po tayo gumamit ng picture na naka-stretch. Binidyo na natin para mas makita natin na totoo talaga totoo talagang spacious yan. Ayan, hindi kagaya ng iba na gumagamit ng still picture tapos ini-stretch para magmukhang malapad sa loob. Pero ito po, yan, totoo yan, hindi po yan naka-stretch. Di ba? Napaka-spacious o. Yung window natin dito ay hindi po powered window sa likuran. Itong window natin, meron po siyang lever dito. Ayan, so manual lang ho. Ayan, manual lang ho itong sa window natin sa likuran. Ay, yung powered window ay nandoon ho sa labas. Sa yung powered window ay nasa harapan. Ayan, ayan o. Siguraduhin natin, lipat tayo dito sa kabila. Kuha tayo ng magandang view. Kasi parang foggy doon. Ayun, mas maganda dito ang view. Yan. So, napaka-spacious. Oh. May seatbelt din dito sa likuran. So, safety features niya sa seatbelt. Para yung pasahero natin dito sa likuran ay safe. Diba? So, tingnan nyo. Maluwang mo sa ilalim. Yan. Napakaluwang po sa ilalim ng upuan. O, oh, diba? So, spacious yan. Yan, malaki siya sa loob. Okay. Lipa tayo dito. Ayan. So, andito ho. Ayan, meron din tayo sa kabila. Meron din tayong compartment dito para sa magazines. At sa kayo, water bottle, meron din. Okay. Dito sa harapan, sa malapit sa ano, meron din dalawang para pang water bottle. Okay, pwede dito lagyan ng pagkain. Ito. So, may water ka na, may pagkain ka pa. Ayan. So, hindi ka nagugutom sa biyahe. Alright. So, dito sa ilalim natin, sa upuan, andito yung jack natin. Ayan. So, nakikita nyo. Yan yung jack natin. Maluwang po dyan sa ilalim. Okay. Alright, sa pagbukas naman ng baggage compartment natin, ayan, nandito rin sa baba.
Ayan. So, huwag niyo kalimutan. Ayan, sa driver seat. Sa ibaba ng driver seat, meron ho dalawa dito. Dalawang latch. Yung isa ay sa gasoline. Yung isa naman ay sa trunk natin sa likod. Yung ating baggage compartment. Okay. So, ipop natin to. Ayan, tumunog. Baba natin. So, bukas na ho yung trunk natin. Ito sa gasoline. Ayan. Ito yung sa gasoline natin. Ayan. So, ito yung sa trunk natin sa likod. Ayan, napakagandang tingnan sa likod, di ba? Tingnan muna natin. Yun yung likuran ng espresso natin. Bagong espresso 2022 model. Ayan, napakagandang tingnan. Buksan natin yung trunk. Dito po, sa baba. Ayan, yung ano nito. Tapos, yan, angat lang natin. Ayun. Ha! Diba? Oh, super laka. Super laki. Spacious yung, malaki yung maluwang, super luwang. Diba? Oh, malaki, marami tayong mailagay dyan. Ayan. Kasya yung isang tao. Pwede pa umupo ng isang tao dyan. Tapos ito, meron tayong tray. Tray ho ito. Kaya pwede nating iangat. Ayan, tray ho yan. Para mas maluwang pa yung baggage compartment natin. Okay? Sa ibaba naman natin yung tray, pwede tayong maglagay dito ng tissue at kung ano-ano pang baunin natin sa biyahe. Alright? So, ito po. Kuya Loy, may nakalimutan pa tayo. Ayan. Dito sa baba, sa ilalim ng ating baggage compartment, titingnan natin may butas o dito. Ayan o. Yun. Pwede tayong maglagay ng ilaw. Ayan. So, ito po yung butas. So, ayangat lang natin to. Nandito yung spare tire natin. Alright! So, napakaganda po. So, balik na natin. Ayan. So, nandito yung spare tire natin. Alright? At ang pinakamaganda sa lahat. Alright. Ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-YouTube. Itong bago nating Espresso 2022 model ay mugs na ho yung tire natin. Mugs rim na po yung gulong natin. O, di ba? So, yan. Okay. So, naka-mugs wheel na ho yan. Hindi kagaya nung unang labas ng Espresso, ay hindi pa po siya naka-mugs wheel. So, ito ay mugs wheel na ho. Tingnan natin sa harapan. Ayan. Napakaangas tingnan. Di ba? Gandang-ganda. Okay. Gandang-ganda. Super angas tingnan. Di ba? Patok na patok sa mga millennials na kagaya ko. Millennials pa ba ako? Alright. So, ito po sa mga millennials. Itong mini car na ito ay para sa inyo. Alright. Woo! Alright, mga kaibigan. Yun po ang ating review sa ating napakagandang Suzuki Espresso. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag kalimutan, if you like this video, slap like right now and smash the subscribe button, hit the notification bell para po kayo ay manotify sa ating part 2 ng ating review sa ating Suzuki Espresso 2022 model. Alright, God bless and goodbye.